Bermas na naman mga inaanak, sobrang bilis ng panahon. Pagka gantong Bermas, ano ba ang pumapasok sa isip natin? 13th month! 13th month? Hindi pre, ang pumapasok sa isip... Malaking bonus! May hirap sa'yo pare, may pupuntahan na nga tayo sa... Ano, may, secret muna kung saan tayo pupunta. May nakita ako sumisilip sa office. Wala sumisilip dyan pre, walang sumisilip dyan. Boss, meron nga! Sino? Jose Marichan! Jose Marichan! Jose Marichan! Jose Marichan! Hey, Ryan! Sir Joe Marie, it's an honor to have you dito po sa kitchen namin. Thank you. Well, you have a nice looking kitchen here, Ryan. Ay, salamat po. Maraming salamat po. Sorry, but something is missing here. Parang, I'm just not feeling it yet. Not feeling Christmas. Not feeling Christmas. Alam mo yun? I've got it. Excuse me. Wait a second. Okay, pupunta Sir Joe Marie. Sabi sa'yo eh. Ang hirap sa'yo. Ho, 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 ho! Ayun! Yun pala yung kulang. Okay, I now know what is missing. You know, traditions. Yes. Like decorating your kitchen, your home to fit the festive spirit. Yes. Yeah, that's right. So do you mind if we help you set it up? Oh, naman po. Sige, set up po natin ang Jerome. Birol mo to. Ho, ho, ho! I'm beginning to feel Christmassy. Yan. But now, for our next tradition. Meron pa po? Ano pa po yun? Ladies' Choice Macaroni Salad and my one and only Ladies' Choice Mayo. Yun, syempre hindi kumpleto ang Pasko kapag walang creamy macaroni salad gamit ang ating paboritong Ladies' Choice Mayonnaise. And syempre, gagawin na natin yun ngayon, Sir Joe Marie. Simulan natin, napakadali lang yan, simulan natin yan. Ladies' Choice Macaroni Salad na present sa lahat ng Noche Buena. Actually, hindi lang po Noche Buena, no? Lahat ng salo-salo. Yes, yes, absolutely. Yes, at napakadali lang talaga net. Show me. Una, yung bowl niyan, yung ribbon, kami gumawa niyan, pare. Napakatindi niyan. Next na kailangan natin ay ito. Cook macaroni. Macaroni. Yes, nagay lang po natin dyan. Tapos, ang pinakamahalaga sa lahat, Ladies' Choice Mayonnaise. Yes, importante ito. Kuha tayo ng generous amount. Mm. Yan. Mm. Tapos ilagay na natin yan dyan. Yummy. Sadyang napakadali lang talaga rito. Tsaka ako, hinahanap ko ito pag wala eh. Tapos, nagyan na natin ito. Meron tayo dito ng pickle relish. Meron tayo dito ng chopped na ham. Yan. Sir Joe Marie, paabot naman po ng ating pineapple. Pineapple. Yes. Yung ingredients, sa inyo na, sa panlasa nyo na yan. Eh, okay. Tapos, ano pa? Sorry. Paabot po ng cheese. Yan. Okay. Ito, cheese. Gusto ko to. Yan. Okay. Tapos, next is, ito, tundere sa to. Meron tayong sibuyas dito. Okay. Sir Joe Marie, pasuyo po ng chicken. Yan. Red onions. Yan. Ano siya? Cooked chicken na shinred natin. Chicken breast. Yan natin dyan. Okay. Then, celery. And carrot. Sabay po tayo. Lagay po tayo. Okay. Yan. Hop. Enough. Na. Okay na po. Okay na po yan. Yan. Sakto. Tapos, hahaluin na lang natin. Yan. Dahan-dahan lang sa paghalo.
At eto na nga ang ating Lady's Choice Macaroni Salad na ginamitan natin ng ating paboritong Lady's Choice Mayonnaise. Mukha naman po bang okay, Sir Joe? Yes. Mukha naman masarap, no? Alam ko gusto niyo ang tikman pero hindi pa pwede. Kasi meron pa tayong dalawang dish na gagawin na bagay ipara sa ating Lady's Choice Macaroni Salad. Pero wait lang, ano to? Ay, Merry Christmas talaga! Merry... Oh, di ba? Magsisimula pala tayo sa ating roasted chicken. May ipapakita ko sa inyong cooking hack. Napakaganda nito. Roasted chicken and vegetables. Very festive po, Sir Jomarie. Very classic. I agree. Diba? Kasi buo siya eh. Tapos nasa hapag siya. So kahit ano celebration talaga, magagawang special ng ating roasted chicken with vegetables. Meron nga pala ako ipapakitang hack sa inyo na ano yun? Malamang hindi pa nila nakikita. Okay. Ano? Papakita ko po sa inyo gamit siyempre ang ating Lady's Choice Mayonnaise. Roasted chicken, kung mapapansin nyo, iba yung hugis niya, sir. Naka-spatchcock po siya, meaning ginupit po yung spine. Okay. Ginagawa po to para mas even yung cooking ng manok, para mas madali po siya maluto. Kasi naka-flat po siya, di ba? So ngayon, pwede nyo i-brine, pwede nyo ano, pero ako hindi na kasi may papakita nga kung hack sa inyo para manatiling juicy ang ating manok. Yan. So simulan na natin to. Let's see. Ang unang-una natin gagawin ay kukuha tayo ng Lady's Choice Mayonnaise at lalagyan po natin yung chicken natin. Siguro sasabihin niyo, walang, weird naman yan. Ba't mo lalagyan ng mayonnaise yung manok? Kaya ako na ginagawa to. Kailangan natin ng, di ba usually po, ewan ko kung familiar kayo, pero naglalagay ng mustard paminsan-minsan sa manok. To adhere, mga ilalagay natin na salt and pepper, or kung ano mang herbs na ilalagay natin. Yun yung magiging purpose nito. Plus, mapapanatili nitong moist ang ating manok. Yun naman po yung gusto natin eh, di ba? So ngayon, irarab lang natin siya. Hingi lang po ako ng assistant, Sir Joe Marie. Okay. In a while po. What do you need? Yan. Pahingi lang po ng salt and pepper kapag na-rub ko na po yung chicken natin. Okay. So ngayon, ira-rub ko na siya on all sides. Yan. Dito. Thin layer lang. Huwag sobrang kapal. Mas pati dito sa kabila. Spread out natin mabuti. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito magkakaroon ng kakaibang texture man o ano. Wala, wala. Napakaganda na magiging resulta na ito. Sir Jomarie, baka po pwede makahingi ng salt. Okay. Konti lang po. Yeah. Then sa kabila rin naman po. Okay. Good, good, good. Then, pepper naman po. Pepper. Yan, ground pepper. Huwag naman yung sobrang pino. Yung tama lang. Yan, okay lang po yan. Galat lang natin mabuti. Tapos, dito rin po, Sir Jomarie. Okay. Try nyo to, ha? Maganda talaga resulta na ito. Hop, okay na po yan. Okay. Galat lang po natin na ganyan. Pati dun sa kilikili ng manok, importante yon. Ito naman po, vegetables natin. Okay. Pakilagyan din po, Sir Jomarie, ng salt and pepper. Habang nilalagay ni Sir Jomarie ng salt and pepper and chicken oil naman maglalagay ako. Pwede rin olive oil, pero andito tayo sa channel natin. Yan, okay. Good. And pepper. Yes. Yeah, okay na po yan. Toss lang natin yan para ma-coat. May tanong lang ako, Sir Jomarie, yes. Habang nagluto tayo. How does it feel to be a huge part of the Filipino Christmas in general? Well, it's an unexpected blessing from the baby Jesus, but it's a humbling experience. Talaga po. At my age. Nakakatawa nga po eh, kasi pagdating ng ganitong buwan, talagang kayo na talaga eh. Nakakatawa talaga. Meron po ba kayong mabibigay na storya sa akin kung paano po nagsimula itong bagay? The Christmas song? Yes, yes. Okay. It all started in 1988 when an old friend of mine from college, Chari Cruz Sarate, called me and said that she had written a poem called Ang Tubig Ay Buhay. And she wanted me to set it to music. Gagamitin nila ng high school class nila for their reunion. Very catchy yung meter and rhyme. So I was inspired. I wrote the melody. And they loved it. They used it that year. Of course, after the reunion, it was all forgotten. Yes. 2 years later, my recording company, Universal Records, said, Jomarie, very successful yung ano mo, yung constant change. Beautiful girl, please be careful with my heart. Don't you think it's time we strike the iron while it's hot? What do you mean? He says, why don't you come up with a Christmas album? Then I said, oh nga no, I've not had a Christmas album all these years. Then, naalaala ko ngayon yung melody ko sa Ang Tubig Ay Buhay. Apa. So, make a long story short, I put Christmas lyrics to it together with a good friend, Rina Canisa. Together we put the words and the birth of Christmas in our hearts. Yes, yeah. Napakaganda, napakaganda. Ang galing no, sa hindi natin talaga ine-expect no, na, yeah. Na pangyayari doon talaga lumalabas yung mga yes. Magaganda. It was a blessing mga. Talaga. Yes. Unexpected blessing. Nakakatawa. Maraming salamat po sa story na yun, Sir Jomarie. Gusto ko na lang makipagkwentuhan sa inyo pagkatapos nito. May lalagay pa pala tayo dito, nakalimutan okay. Ko po. Onion lang po. Ano lang to, optional lang doon sa vegetables natin kasi masarap minsan yung ano eh, yung roasted onions. Mahilig po ba kayo sa gulay? Yes, especially from Iloilo.
Talaga. You know, we like alubati, kadyos, bongo. Yes, yes. That's good. Kasi ako rin po mahilig sa gulay. Hindi lang po halata, pero mahilig po ako sa gulay. Tapos, whole garlic na hatiin po natin sa gitna. Okay lang po yan. Okay. Yan. Tapos itos natin. Yan. Tapos, ito po. Parte ng... Tapos ito, parte po ng Christmas decors natin ay ito. Yan, meron tayong mga halaman dito. Ano lang po ito, konting herbs para po sa manok natin. Kuha tayo ng oregano, rosemary. Lagay na natin. Yan. Wow! Wow! Tapos kuha din po tayo ng basil. Yan. Kung wala naman ito, wala naman problema. Or you can use dried, wala naman problema. Pero oregano and rosemary. Yes, yes, yes. Opo. Tapos ngayon, pwede na po natin paghaluin yung dalawa. Vegetables natin, lagay natin dyan. Ito yung mag-a-act as, you know, the rack para hindi nakadikit yung manok natin sa pan at ma-overcook siya. Makes sense. Yes. And ang mangyayari dito, habang naluluto po siya, yung juices niya, bumababa. Bumababa po and ma-absorb po nung gulay natin. Actually, okay na to. Ganun lang kadali. Isasalang na po natin to. Oven natin na nakaset at 200 degrees Celsius. It depends. It greatly depends po sa size ng manok natin. I'd say start checking at 45 minutes. 45 minutes. Yes, iti-check po natin yung breast part. Alright. Opo. Ngayon po, habang nakasalang yung manok natin, meron lang po akong mga itatanong pa sa inyo. Oh, sige, sige. Shoot. Ano po ang pinaka-paborito niyong parte ng Paskong Pilipino? Well, going to church and thanking God for all the blessings. Nagsisimbang gabi pa po kayo? Yes. At nakukumpleto niyo po? Yes. Oh, wow. Nakakatawa. Sa madaling araw talaga? Correct. Oh, wow. Tapos may kasamang bibingka, may kasamang puto bumbong, puto sulot. Yan. Ngayon, eto, very curious lang po ako sa opinion niyo dito. Bakit mahalaga ang tradisyon sa pagdating sa Pasko? Because Christmas, I believe, is a family-oriented tradition. So that's when the family gets together. You know, whether they're studying abroad, they come home. Yes. They live in another city, they come home. And together, we celebrate life and we give thanks for all the blessings. Yeah. Kung iisipin nyo nga, no, ang galing nga, no, no, kasi if you really think about it, in Christmas, nagsimula din siya with the family. Yes. Diba? With the baby Jesus. That's correct. Nakakatawa na nagtatagpo-tagpo rin siya bandang hood. Anyway, hintayin lang natin maluto to, tapos I guess pwede na natin tikman. Ay, hindi pa pala. Labas lang natin to, may lulutuin pa tayong isa. Mabubusog tayo sa episode. Luto na ang ating roasted chicken. Oh. Uy! Bango. Ayan, kumukulo-kulo pa siya. Looks good. Yes. Can't wait to taste it. Yeah. Tsaka tingnan nyo, di ba? Ang ganda ng sheen niya. That's because of our Lady's Choice mayonnaise. Nilagay natin dyan. Ito. Wow. Plate na natin to. Slowly, slowly. Napupunit yung balat to. Ang lambot ng manok natin. Wow! Ikot lang natin ng konti. Ayan, that's good. Tapos since ano siya, hindi siya yung buong chicken talaga. Mas madali siyang i-carve mamaya po. Di ba? Hindi tulad ng dinudurog natin. Yes, yes. Ayan, tapos lagay lang natin yung vegetables po natin dyan. Sweet potato, ang sarap niyan, hinigop niyan yung juices talaga ng chicken natin. Onion, ang tamis niyan. Siyempre, yung rosemary natin, lagay natin sa taas yan. Okay, at eto na pare ang ating roasted chicken na pinahira natin ng ating Lady's Choice mayonnaise pare. Alam ko, Sir Jomari, gusto niyo nang kainin. I've learned something new today. Yeah, thank Ryan. You, thank you, thank you. It's a good tip, it's a good tip. Sobra simple kasi andyan lang naman lagi sa pantry natin ang Lady's Choice mayonnaise, diba? So palamigin muna natin ito kasi mainit pa siya. And habang pinapalamig natin yan, luto po tayo ng isa, gagawa tayo ng embutido. Okay. Ang last dish na gagawin po natin ngayon ay, at least para sa amin ay very traditional, ito po ay embutido. Embutido? Yes. Okay. Po. Alam ko sa ibang ano rin, talagang nag-serve ng embutido every celebration. Okay. At napakadali lang ng gagawin natin ito, halo-halo lang talaga. So meron po tayo ditong 1 kilo ng ground pork. Make sure na yung pork natin ay malalaki po yung ano niya, yung pagka-ground niya. Cornstarch as binder. Sir JMC, pwede po paabot ng breadcrumbs. Thank you so much. Breadcrumbs para tagasalo ng moisture na ikakatas ng pork natin. So, meron tayo ditong chopped na ham. Chorizo. Ah, chorizo. Yes, opo. And carrots. Yan. Hindi na ako naglagay dito ng raisins kasi ibang tao ayaw po nun eh. Hindi ko ako, gusto ko yun ako. As binder uli, egg. Basically, that's it. Nasa haluin na lang natin siya. Ngayon, kailangan haluin natin to ng medyo may katagalan ng konti talaga para lumagkit po siya. So habang hinahalo ko to, may mga tanong po ako. Okay. Yan. Kasi ako, ninong nga po ako. Tawag nila, ninong daw ng ano. Ninong Rai. Ninong Rai, ninong ng nakararami. Pero kayo po talaga ang kinoconsider na ninong talaga ng ano, buong Pilipinas eh. Ang tawag niya sa akin kuminsan, Santa Claus. Yon! Napakaganda, napakaganda. Ako rin tawag din sa akin yung kasi laki ng chan ko. Anyway, ang tanong ko po talaga, bilang I'm sure ninong po talaga kayo sa
tunay na buhay. Ano, oh, po, yeah, ano po ang paborito niyong tradisyon na nakapalibot sa pagiging as a ninong? Yes, opo. Giving gifts to my godchildren. Medyo, yeah. Medyo mahirap yun para sa... Yeah, because there's joy in sharing your blessings. Yes, totoo po yan. Eh, paano po kaya ako? 6 million po yung inaanak ko. Medyo mahirap po yun. Pero tama nga naman, di ba? Tsaka wala sa halaga yan, pare. Nasa ano yan, di ba? Hirap sa'yo. Anyway, ang next na tanong ko po sa inyo. Okay. Ano po ang maisasuggest nyo sa mga pamilyang Pilipino para mas gawin pang espesyal ang Pasko? Okay, you cannot avoid it, but there are misunderstanding with among the families, within the family. So, the best way is, during Christmas, it's time for forgiving. Reconciliation. Reconciliation. Tama, tama. That is the best Christmas gift to yourselves. Tama, to extend understanding. Yes, tama, yes. Tama. And when you forgive, you feel much lighter. Hindi ba carrying all of those grudges, forgive. Tama po yun, tama po yun. Buti na lang wala akong kaaway. Anyway, okay na po to. Ang last na ilalagay po natin dito ay cheese. Cheese. Of course. Kasi kapag nilagay po natin sa umpisa to, madudurog lang po. So ito basically parang ifo-fold in na lang po natin na ganyan. Yan. Napakadali lang talaga gumawa ng embutido eh. Sobrang basic lang eh. Basta hindi masyado marami extenders. Doon nagkakaproblema eh. Okay na yan. So ngayon, huhulmahin na po natin to. Okay. How long? Actually, pagka-form po natin yung salang po natin sa kanya mamaya, mabilis na siguro. 1 hour? It depends mo kung gano'ng kakapal. Aluminum foil ang kailangan natin para ma-form natin siya. Kalahati lang. Kasi yung kalahati pang New Year natin yan. Pero kung gusto nyo i-serve ng lahat, wala namang problema. What's good about this is you can make this in advance. Either this or even kahit luto na, pwede yan. Kaya kalahati lang yung ginagawa ko kasi masyadong malaki to para sa isang salang. Pag masyadong malaki, baka po hindi maluto. Form lang natin into a rough rectangle. Ito magpapasarap dyan. Ano yan? Salted egg. Salted yes, egg. Yes, but only the yolk. Okay. Yes. Yung iba kasi naglalagay po ng ano eh, egg talaga eh, sa gitna. Which is fine. Pero the problem dun, at least para sa akin, ay medyo nagiging madulas siya. Hindi po kumakapit sa'yo. So ako, yolk na lang po yung nilalagay ko. Tapos, ipo-fold na lang natin like so. Pulma lang natin like that. Yan. Tapos dito, isara lang po natin. Ayun. Push natin and that's it. Ito na po siya. Napakadali lang, di ba? Sobrang basic lang. Mas madali yung pagluluto nito. Ito lang yan, no? Isasalang lang po natin yan sa steamer. Yan. At lulutuin natin siya for around 1 hour po siguro. 1 hour. Mga okay. Around 1 hour. Tapos balikan po natin mamaya. Tapos siguro pwede na tayong kumain. Palagay ko okay na to. Uy. Mainit to, sir. Oh, ingat, ingat. Ingat, ingat tayo, ingat tayo. Usually, ito yung problema pagka bagong gawa ang embutido. Hindi siya masaslice ng maayos. Pero tingnan natin. Kaya usually, pinapa-cool down muna talaga yan eh. Medyo mainit ng konti. Kunti lang, konti lang, konti lang. Umpite po, just a little bit. Yan, mag-gloves tayo. Pero ang bango, naamoy ko. Sir Joe, maritanong ko lang, nagluluto po ba kayo? No, unfortunately no. But I'm learning today. Yeah, yun yung maganda, yun yung maganda. I'm learning from you, Ryan. Yes, thank you po, thank you po. Buksan na natin ito. Parang ano, regalo sa Pasko, no? Tara! Embutido! Yun! Ang ganda, tsaka ang bango. Hop. Careful, careful, careful. Talagang bagong luto, oh. Yan. Ngayon, sa nakikita ko sa kanya, ayun, ang jiggly niya, oh. Ganda ng texture ito. Pero feeling ko, no, kapag hiniwa natin to, masisira lang natin to. I'd say, plate na lang natin to ng ganito, tapos saka na lang natin hiwain pag medyo malamig na. Buka natin, ha? Kailangan malagay ko to ng hindi nasisira, ha? Careful! Wow. Mainit, mainit. Game. Kaya ko to? Naniniwala ka sa akin? Kayo sir, naniniwala yes, kayo sa akin? Yes. Yun lang ang kailangan ko. Ah! Hindi naman pala masyado mainit. Katamtaman lang. Sakto lang, sakto lang. Napaka-festive tingnan ng ating embutido, di ba? Pero hindi pa dyan natatapos. Ang gagawa po tayo ng mabilis-mabilis sa sausawan. Gagawa po tayo ng honey mustard dressing. Itong honey mustard dressing na ito, paborito ko na ito kasi napakadali at bagay sa lahat. Kahit sa ice cream. Narinig ko yung sinasabi mo kanina eh. Kuha lang tayo siyempre ng ating paborito, Lady's Choice mayonnaise. O tayo ng generous amount. Like that. Kaya natin dyan. Tapos? Tapos, lalagyan po natin ng mustard. Mustard. Yes. Any kind of mustard that you want. Tapos? Dahil nga nasa pangalan, honey. Yan, real honey po ang gamit natin dyan. Tapos, Sir Jomari, pwede mo pasi sa salt and pepper? Salt and pepper, here it goes. Yes, konting salt lang po. Dito po. Good. Yan, goods po yan. Iabusin lang po. Yan, okay lang po yan. Saluin lang po natin yan. Ano lang, napakadaling gawin ang paborito kong dressing. Wow,
Looks creamy. Yeah, syempre. Lady's Choice Mayonnaise yan. Yan, at eto na ang ating embutido na sadya namang napaka, paano ko ba sasabihin to? Festive, di ba? Talagang gusto ko na siyang ngat-ngatin. Meron lang po pala akong tanong sa inyo. Yes. Since meron po tayo dito embutido, roasted chicken, at Lady's Choice Macaroni Salad, gusto ko lang po malaman, ang Lady's Choice Macaroni Salad po ba ay part ng inyong Christmas tradition? Always. Talaga? Yes, always. Parehas po pala tayo. Mm. No? Yun. So palagay ko, kumpleto na po tayong lahat, di ba? Pwede po ba tayong kumain? There's just one thing missing. May isa pa? Yes. Meron pa? Ano po yun? We have to sing a Christmas carol. Yeah! Woo! Yes! It's the season that we've all been waiting for, celebrating with the family. Christmas time is here, people we hold dear. In our hearts, we're singing joyfully. And to make this gathering of ours complete, let's prepare our favorite dish we know. Singing carols to our hearts' delight, songs that make our Christmas bright. Fa-la-la-la-la-la, tara na, mag-reunion na. Magsalo-salo tayo, tara na, mag-macaroni salad na. Gather round with family and friends galore, for that's what this holiday is for. Hi-ho! To a macaroni salad, hi-ho, with our Lady's Choice Mayo. Maraming salamat po. Napakaganda. Maraming salamat. Thank you, Ryan. And it's an experience watching you cook. Ay, thank you. Maraming salamat po. It will take me 8 hours a day for 42 years before I could become like you. Uy, grabe naman po. Hindi naman po. Sige, 38 years. Anyway, maraming salamat Ninong Jomari sa napakagandang performance niyo po. Dahil po sa inyo at sa Lady's Choice Macaroni Salad na hinanda natin, ramdam na ramdam namin ang Pasko talaga. Meron pa po ba kayo sasabihin sa mga inaanak kong nanonood ngayon? Yes. As we all know, Christmas is the busiest holiday of the year. And with so much going on, we can sometimes neglect our traditions that make Christmas even more special. So please, join me in making this Christmas the best that it can be, with decorations, caroling, and getting together with your families over a delicious bowl of creamy macaroni salad. Yan. Tama po, naniniwala din po ako dyan, Sir Jomari, na ang Christmas traditions make the holiday special. Absolutely. At syempre, hindi pwedeng mawala ang Lady's Choice Macaroni Salad dahil panigurado, isa ito sa inaabangan ng bawat pamilyang Pilipino. Thank you, everyone, for making me feel Christmas a little bit more. And I hope that you all stay tuned because Lady's Choice and I have more surprises in store. Yan. Kaya mga inaanak, itry nyo rin itong mga ginawa namin po tayo ngayon. Yung ating embutido, yung ating roasted chicken, at syempre, ang ating Lady's Choice Macaroni Salad. So, paano? Kainin na ba natin to? Go! Tara, kainin na natin to. Kaya mga inaanak, itry nyo na rin itong mga niluto namin with Lady's Choice Mayonnaise, ang ating embutido, ang ating roasted chicken, at syempre, ang ating Lady's Choice Macaroni Salad. So paano iyan? Tara, kain na tayo mga pre, kain na tayo. Pero, Sir Jo Marie, paturo nga uli nung... Oh, nung sige, ano, sige. 1, 2, 3, go. Fa-la-la-la-la-la, tarana, tarana, mag-reunion na. Game, sa pa. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Tara na, mag-reunion na. Ayan, tara, kain na tayo. Woo! If you can be a singer, I can be a cook. Yes, pwede. Anyone can cook. And apparently, anybody can sing then.